natin yung mga bookings ng makilatis namin kung ilan ang hail. So yun mga paps, may nag-comment dito. Gusto niya kasing makita yung booking ko kahapon. So ano kasi to eh, alam ko natin yung pinupunto na ito eh. Moderator to ng isang ano group page. Alam ko na yung pinupunto na ito. Ang pinupunto na ito is kaya ako naka-incentive kahapon ng 13 rides is siguro ang iniisip na ito is nag-hail ako. Siguro may mga nababalitaan siyang mga member or mga rider dyan na kapag hindi nakukuha yung incentive is halimbawa isa na lang ang kulang is nag-hail. Yan siguro yung pinupunto niya. Kaya kung gusto niyang kilatisin yung apps ko. So dahil gusto niyang kilatisin yung apps ko, ipapakita natin na yung 13 rides na yun na without cancellation is legit yun. Pakita natin sa kanya na hindi ako katulad ng mga nakukwento sa kanya or mga nakakilala niya na ano, na gumagawa ng katarantaduan dito kay Mube. So ayan yung account ko. Ayan, kadchat ko si ano, kilala nyo yan. Ayan yung account ko, open natin. So wala pa akong biyahe kasi ano pa lang yan eh, alas 3 na madaling araw ng araw ng Huwebes, kapon kasi yung biyahe ko na yon. So wala pa akong biyahe. Ayan, open natin yung earnings, tapos punta tayo dito sa booking. Nung 8, ayan yung kahapon, naka 16 rides ako. Ayan, tapos ngayon 9, wala pa akong biyahe. Punta tayo sa incentive, punta tayo dito sa pass. Etong pass na to, makikita natin dyan, makikita mo dyan sa pass na yan yung booking mo hapon. So ayan yung pass, ayan, yan yung EM. Sa EM, ayan, naka 13 rides ako. May 8, 13 rides, 0 cancellation. Ibig sabihin, 0 cancellation, 100% yung completion rate ko. So wala akong kinakancel. Ang pinupunto kasi nitong nag-comment na to is, ang sabi niya is, siguro iniisip niya, kaya ako nagawa yon is, baka nag-hail ako. Parang binubok ko yung, kung sino man yung binubok ko, tapos takbo, para ma-hit yung incentive. Hindi lang ako sure, kasi hindi ko alam kung pasok ba sa hail yung mga, pasok sa incentive yung hail. So hindi ko yung alam. So ayan, ayan, pakita ko lang, 100%. Tapos ito yung qualified rides, 13 rides. Pasok tayo dyan. Ayan, ito yung qualified rides. Ayan, sa qualified rides kasi makikita mo dun kung yung booking mo is hail or mototaxi. Mototaxi, yun yung normal na booking na pumapasok na may layo na 500 meters, 100 meters, or 1 kilometer. Yun yung mototaxi, normal yun. Yun yung mga pick-upan. Pero yung sa may hail kasi, pag hail kasi, pag sinabing hail, nasa harapan mo lang yung customer. Ihingin mo yung number niya, tapos itatype mo sa hail. Or yung iba kasi, may mga nakakasalubong kasi ako, nakakwentuhan ako ng mga rider na ang ginagawa nila is ibubook nila yung wala. Nagbubuk sila ng hangin, lalagay lang ng kung ano-anong number, tapos yun na yun, tatakbo sila na mukhang tanga, wala naman sakay, pero may booking. May mga ganun rider naman nakakwentuhan ko, kasi may nakakwentuhan ako dati sa stop house na sabi ko 4 minutes na lang kasi yon, 4 minutes na lang matatapos na yung oras. Sabi niya sa akin, i-hail mo na yan, sayang yan eh. Sabi ko, anong hail, wala naman pasahero. Sabi niya, hindi, i-book mo lang, lagyan mo lang ng kung ano-ano number, tapos ipin mo dun sa market. Sabi ko, ay hindi pwede yun, pandaraya yun, hindi pwede yun. Kaya siguro itong nag-comment na to na moderator, yun yung siguro iniisip niya. So ipapakita natin yung pruweba na hindi tayo nag-hail, malinis yung ginagawa natin. Okay, so ayan, ito yung booking ko. Ayan, ayan, 13 rides. First booking ko is alas 5, ayan, 5:04 AM. Ayan, unang booking, click natin yan. Siyempre, makikita mo dyan, MC Taxi. Yan, isa. Ito. Dalawa, MC Taxi ulit yan. Ito. Tatlo, MC Taxi ulit yan. Ito, apat. MC Taxi ulit yan. Tapos, punta tayo dito. Lima, MC Taxi ulit yan. So, yan, lima na yan. Scroll up muna natin. Tandaan natin. O, ito. Anim. Oh, MC Taxi. Pito. Ayan oh, MC Taxi. Walo. Ayan, MC Taxi.
Siyam. MC Taxi. Sampo. MC Taxi. Sampo. Ayan. 11. MC Taxi. 12. MC Taxi. 13. MC Taxi. Yung part pang 13 ko, nakuha ko siya 9:22. May oras pa. Oh. Ayan, nakita mo na. Nakita mo, puro MC Taxi yon. Walang hail, okay? Kaya yung mga nakikita mo sa iba, huwag mo itulad sa akin. Tangina naman eh. Huwag mong iparehas yung mga nakikita mong masama. Kung nakakita ka ng masama, dapat open yung mata mo, makakita ng mabuti. Hindi ko ginagawa yan. Yung sinasabi nyo, ang dami nyo nagko-comment. Tad-tad na nga yung comment section na, sos, gumagamit ka ng pinagbabawal na teknik. Yun pala yung sinasabi yung pinagbabawal na teknik. Tanginan nyo, kayo lang siguro gumagawa niyan. Hindi ba sumasakit yun siya ng mga anak nyo? Pinapakain nyo ng, ano, ng ipinagbabawal na teknik. Hindi, wag yun, wag ganun. Mali yun, mali. So, hanggang dito lang mga paps. Doon nga pala sa nag-comment na moderator, sabi mo, ibaban mo ako. Edi, ban mo ako dyan sa page mo. Para naman napaka, ano eh, napaka laking kawalan sa akin yung page mo. May paban-ban ka pang nalalaman. Ilang yan. Kaya kong umano, no? Kaya kong mag-post sa sarili kong page. Hindi lang dyan sa page mo. Eh, yung page mo kasi, may mga nagsishare dun eh. Nasishare at nakakapag-share din ako dun. Kaya ayun, ganun ang nangyayari. Yung parata mo, mali yan. So, baguhin mo yung ugali mo, paps, na namamaratang kayo ng mga ganun-ganun kasi mali talaga yan. Dapat, kung ano yung nakikita nyo sa iba na mali, tapos nakita nyo ulit sa kabila, huwag mong isipin na yung mali na yun is mali ulit dun sa kabila. Kasi niminsan, hindi naging tama yung ulit na mali. Paano ba? Hindi naging mali ang tama. Basta, bahala ka na. Bye. Ingat.